Hello mga lalabs! Welcome to my vlog and this is Lynn Briggs. For today's video guys, ay gagawa tayo ng comparison between Diwata Paris Overload. Ay, nabunod na naman. So, Diwata Paris Overload at saka Rosmar Paris Overload. So, ano nga bang mas maganda? Or ano nga ba ang dahilan kung bakit nag-open ng Paris Overload si Rosmar? So, discuss natin. So, si Diwata, nag-open siya kasi talagang syempre gustong-gusto niya umangat sa buhay. And alam naman natin na talagang ang hirap ng mga pinagdaanan niya bago siya nagkaroon ng Paris Overload. And talaga naman na yung Paris niya, masarap, ika nga nila, masarap daw. At saka sulit na sulit sa halagang 100 pesos kasi unlistabaw, underrice, plus napakasarap ng lechon, kawali, at saka chicharon bulaklak nakahalo doon sa Paris niya. Plus, soft drinks. And tubig din, ganyan. So, kay Rosmar, ganun din ang ino-offer na unlimited rice, unlimited na sabaw, tapos chicharon bulaklak, at saka lechon, kawali, plus soft drinks, at saka unli swimming, tapos unli access sa mga amenities na mayroon yung kanyang resort. So, bakit nga ba nag-open sa Rosmar? So, alam nyo ba guys, isa lang ang naisip ko dito. So, si Rosmar talaga is, para sa kanya, ang mindset niya is, di bali nang malugi muna siya, pero alam niyo ba kung ano talaga yung pinopromote niya? Yung resort niya, guys. Kasi, that way, or sa pamamaraan na pag-open niya ng Paris Overlook, mas nakikilala yung resort niya. O, di ba? Mindset pa, mindset. So, syempre, sabi niya para na mas marami siya mabigyan ng trabaho, pero behind that talaga, ang reason, kung tama ang iniisip ko is, di bali nang mag-ano muna siya, kahit piso lang siguro tubuin, or kahit wala mo nang tubuin, kasi sobrang baba talaga niyan, and only access dun sa mga amenities na mayroon dun sa our mansion resort niya sa Kalawan, Laguna, okay lang yun sa kanya. Kasi nga, mas maraming makakakilala ng kanyang resort. O, talagang may experience ng tao. And syempre, yun na nga, mas maraming maka-experience, o di mas maraming customers, ganun. O di mas kikita siya. O di ba? Kaya alam nyo, may intindihan talaga natin yung mga isip ng ibang business-minded kasi the way na kung paano sila mag-promote ng kanilang mga business na pinapasok. Kay Diwata naman, ang kagandaan kay Diwata kasi open siya sa lahat ng vloggers, ganyan. Hinahayaan niya lang kahit na sabihin na kumikita na yung mga vloggers dahil sa kanya. Pero para sa kanya, okay lang yan. Kasi alam niyo kung bakit? Libre promotion na. So the more na mas maraming vlogger or mga influencer yung nagbibisita sa kanyang parisan, mas makikilala yung kanyang negosyo. So ibig sabihin, mas dadami yung mga tao, lalo na yung mga naghahanap na mga budget-friendly na kainan. O, diba? Tsaka super mura na talaga. O, diba? So, sana nag-gets nyo yung pagkakaiba na Rosmar Paris Overload at tsaka Diwata Paris Overload. So, yan, magkaiba sila talaga. At yun yung mga kagandahan sa kanilang mindset. So, for today's video, yun lang. Maraming salamat. Don't forget to like, share, and follow.